Hello, welcome to Water Sign Philippines. Ayan, take only what resonate, guys. Hindi po to magre-resonate sa lahat. So, kunin nyo lang po yung messages na magre-resonate para sa inyo. So, kung cross-watcher ka, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Water Sign. So, bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. This is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. General love reading. Okay, timeless love reading po ito. Okay, so start na po natin ang reading. This is for Water Sign, Kapalaran sa Pag-ibig. Okay? Cancer, Scorpio, Pisces. Kunin muna natin yung main energy mo. Okay, so we do have here the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. What's with the Five of Pentacles? The Two of Cups. One more card. The Ten of Cups. So, nakikita natin dito sa usaping love or pagdating sa connection, maganda yung sinasabi dito. Maybe you are dealing with someone na maganda yung connection ninyo. There's a lot of love. There's a lot of appreciation na nangyayari. Nakikita natin na maaaring yung iba sa inyo, this could be a soulmate connection that you're dealing with. Pwedeng may, I can see another person na involved sa connection. Pwede rin namang wala. Pero although may nagiging problem sa connection na ito, tuloy-tuloy at saka napakaganda ng connection na ito, punong-puno ng pagmamahal. Kaya lang sa ngayon, nakikita ko yung energy mo na meron ka mga problema, ayan, with the Five of Pentacles, especially may kinalaman sa pera. Maaaring parang laging kulang or feeling mo hindi sapat yung pera or yung kinikita mo or maybe yung finances mo sa kung ano man yung mga plano or mga gusto mong gawin sa buhay mo or pagdating sa finances mo. Medyo may kakulangan or pagkukulang na nararamdaman or nararanasan ka ngayon. So pagdating sa usaping pera or pagdating sa usaping finances or career, medyo hindi maganda yung sinasabi dahil sa mga problema na yan. Pero more like hindi naman problema, more like kakulangan. And then, pero pagdating sa love and happiness, maybe sa love, sa friends and family, napaganda. Ramdam na ramdam mo yung pagpapahalaga, yung pagmamahal, yung appreciation na ito. Okay, so we do have here the Hierophant, Taurus energy, bottom of the deck. I feel like, alam mo, napakabuti or napakaswerte na rin na masasabi na ikaw ay included or merong friend or family, particularly friend or family, na pwedeng nananalangin or nagpapasalamat, nananalangin na may kinalaman sa'yo. Kasi alam mo, ang prayers is mas malakas siya kung manggagaling siya sa ibang tao. Okay? Kung manggagaling siya sa ibang tao. So, nakakakita ko dito ng person na nagbibigay or nagpapaabot ng panalangin sa itaas na may kinalaman sa iyo, no? Na may kinalaman sa iyo, maybe wishes or pagbibigay ng gabay, okay? And this person cares a lot about you. Okay? So yung iba sa inyo, family and friends 'yon. Pero may maliit na person, very small percentage, small soulmate connection, if you're dealing with a soulmate, eto na yon, ipinapanalangin ka nitong taong to. Pero napakaliit lang ng percentage yon, ha? Alam mo yon, kasi eto high chance lang na soulmate yon, napakaliit ng chance na soulmate yung pinapanalangin ka nitong person na ito. Okay? So, malaking tulong yung panalangin na ibinibigay niya sa'yo. Wait lang. Especially kung alam mo yung person mo is madasalin and malapit ang yon, you know, yung kanyang sarili ay inilalapit niya ng husto sa Panginoon, you know, that kind of person and someone who is very traditional, madasalin. So nakikita natin na ipinagdadasal ka nitong person ito. But you know your person, alam mo yung person mo. So kung hindi ito yung person mo, nakakonect mo, maybe this is your family or friends. But someone is praying for you right now. May nananalangin para sa iyo. Okay? Sa kaligtasan mo, ganyan, etc., etc. So sino ba itong person na kakonect mo? Okay, alamin naman natin ang side ng person mo na ito. Sino ba itong person na kakonect mo for our water sign?
Cancer, Scorpio, Pisces. We do have here the Nine of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and the Nine of Swords. Alam mo, may sarili din siyang problema sa buhay niya eh. Hindi siya okay na kaya napapadala, isa pa ito ha, napapadala sa pananalig, panalangin itong taong to. Na, bukod sa'yo, pinagpagdasal niya rin syempre yung problema niya, una-una sa lahat, syempre yung sarili niya, yung problema niya. Pero nandun yung hindi ka niya makakalimutan, hindi niya pwedeng hindi ka sasabihin sa panalangin niya. This person is very strong, actually, napakalakas ng energy niya. Kasi kahit ano pang iba tong problema sa kanya, nakakaya niya yon. Kaya lang ang problema sa person mo, right after another problem, may isa na namang problema. Hindi pa nga siya masyadong nakaka-move on dito sa problema nito nakaraan. Parang may bago na namang problema dumadating sa kanya. Okay, itong person to medyo lapitin lang. Ito nakikita ko sa the way I see this person is lapitin siya ng problema in a way na maraming natatapos sa buhay niya with the tower. Maaring yun nga, katatapos lang ng isa, may another na naman. Yung iba may kinalaman yan sa usaping pera, career, job, whatever, no? Basta may mga problema ang kinakaharap itong person mo na katatapos lang, tapos meron na namang isa. Okay? So, yeah. That is the main energy of your person. Kukuha pa tayo ng additional message for water sign. So, we do have here the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Wow! Actually, dito sa side ng person mo, meron na tayong angel number 999. Okay? Tatlong nine na po yan. And that could be a message for you. Okay? I-search mo lang sa Google, no? Angel number, meaning of angel number 999. Ayan, lalabas na po yan. Anong ibig sabihin ng angel number 999 sa'yo? Especially kung lagi mong nakikita yung number na yon. Okay? Well, pagdating sa numerology, that means reassurance eh. Okay? Parang, how would I say this? Parang naninigurado yung energy ng person mo. Maybe this person has a lot of love for you. Yan, yung iba sa inyo, this could be a soulmate connection. Pero parang, teka lang, isusure ko muna 100% kung ito ba talaga ay love or soulmate connection. Kung ito ba talagang taong to ay para sa akin. Isusure ko muna, parang ganun. Hindi pa siya masyadong sigurado, pero may idea na siya. May nasa isip na siya na parang special yung connection natin. Parang soulmate tayo. Parang may nangyayari sa atin na parang kakaiba. May nararamdaman ako sa inyo na kakaiba na parang hindi ko nararamdaman sa iba. So, ang ending is like, parang nagkakaroon siya, okay, naniniwala ako sa soulmate, pero wait lang, isusure ko muna. Ganong klaseng energy. Pero, you know, nakikita natin na yung person mo is unti-unti niyang ino-open ang sarili niya sa'yo. So, kaya yung iba sa inyo, nakakaramdam ka ng happiness, fulfillment, love, pagdating sa person na ito, hindi pa, yung iba hindi pa naman love, no? Pero kahit pa paano, may pahapyaw-hapyaw na nararamdaman mo na parang, hindi ako naniniwala na wala. Na walang pagmamahal or walang connection sa ating... Kasi both of you understand the connection. Both of you nararamdaman yung connection. Especially pag nagkakaroon kayo ng pag-uusap. There's this... chemistry. Lalo na pag tumitingin ka sa mata nitong person na ito, na alam mo kung kinikilig siya, kung siya ay natutuwa, nasasaya, sumasaya at nagsisinungaling sa'yo. Alam mo yon. All at the same time. Kung ano yung mga nakikita mo sa I can see actually at a video call. So possible nag-video call kayo nitong person na ito. And dun pa lang sa mga simple gestures niya, sa mukha niya, sa expression ng mukha niya, alam mo kung katiwa-tiwala ba yung mga sinasabi niya or nagjo-joke lang siya. That kind of energy. So anyway, your person might appear na parang okay lang siya financially. Pwedeng feeling or paparamdam niya sa'yo o ipapakita niya sa'yo na financially okay ako, masaya naman ako kahit papano. That's not it. Your person has a lot of problems. Pwedeng open din siya doon sa problems na yon. Pero hindi niya totally ipinaparamdam sa'yo na
namomoblema siya, na nasasaktan siya. Mas nakikita natin dito na pinaproblem, actually nalulungkot siya. Pero ikaw naman kasi, hindi mo rin makita yung pagdating sa part niya na yon, or hindi mo maramdaman kung ano yung, kasi the way I see your energy here, magaling ka sa intuition mo, magaling ka makaramdam. Pero for now, sarado. Kasi may sarili ka ring problema eh. Parang hindi mo kaya or hindi mo para problemahin kung ano yung problema ng person mo kasi may sarili ka ring problema. Especially kung financially, pareho kayo nakakaramdam ng problema financially. Pwedeng ganun. Maraming opportunities sa harapan ng person mo, but for now, your person is resting. Parang ayaw muna niya magdesisyon. Ayaw na muna niyang gumawa ng actions. Kasi nga sabi ko sa iyo, pwedeng the number 999, yung message natin na yon, parang wait lang, hindi pa kasi ako 100% sure kung ito ba ay maganda ang kakalabasan. Maybe your person is a person na parang overthinker, or kung hindi man, talagang ayaw niya lang muna sumugod sa mga bagay-bagay na hindi siya 100% sure na magiging successful, na magiging maayos. Okay, hindi siya basta sumusugod-sugod na tao. But I feel like you want this person to give you attention. Gusto mo bigyan kanya ng time, ng efforts, ng attention. Kasi ramdam mo yung connection ninyong dalawa eh. Yeah, you want some kind of change. Mas nakikita ko sa iyo na gusto mo ng change, pagbabago sa inyo. Saan bang gusto ng person sa inyo? Mangyari sa connection ninyo? The King of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius energy. Gusto niya mapunta sa better place, sa mas maayos na kalagayan, sa mas maayos na sitwasyon, sa mas stable. Maybe your person with the Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy, Four of Swords, pwedeng ayoko munang gumawa ng action kasi gusto ko, hindi manggagaling sa'yo or hindi mula sa'yo yung pagtulong. Pwedeng ang gusto niyang gawin is tulungan niya muna yung sarili niya na ma-fulfill yung mga gusto niya mangyari sa buhay niya. Okay, parang gusto niya mas maging maayos muna na person. You know, the person na stable, maayos ang sarili, yung alam mo yon, kung siya ay magiging successful, hindi dahil kasi tinulungan mo siya. Sa part na ito, medyo mataas ang ego ng person mo kasi gusto niya na mangyari ngayon is ayusin ang sarili niya. Hindi naman mataas ang ego. Maybe for some of you, yun ang tingin mo. Taas naman ang ego nitong person na to. Parang ako na nga ito nagpapakumbaba, ako na nga nag-offer, ako na nga ganito, ganyan. Pero hindi pa rin ako nakakaramdam ng something. Parang hindi naman talaga siya interesado. So yun yung nararamdaman mo for your person. Pero yung person mo, ang thinking kasi niya is iba sa'yo. Ayokong kaawaan ng sarili ko. Ayokong magmukhang kawawa na kasi galing sa'yo yung pagtulong. Gusto ko munang maipakita sa'yo na ganito ako and then willing ako makipagtulungan sa'yo. Okay, ganun yung person mo. Parang gusto niyang makipagtulungan sa'yo pero hindi yung ikaw yung mas maraming na ibigay, hindi ikaw yung mas maraming efforts or mas maraming, if this is a talk regarding financial issues, hindi yung dahil galing sa iyo yung pera na mas marami ka ibinigay, ganito, ganyan. I don't know if you could relate to this. I don't know, no? But for now, nakikita natin, I'm talking to a specific person. This could be your personal reading na actually. Kasi napakaliit lang ng percentage na nakikita ko nakaka-relate dito. Well, anyway, yun nga, pagdating sa usaping pera, ay ayoko nang mas mataas yun sa'yo, yung ibibigay mo na efforts or pera or offer. Gusto ko sa pantay tayo, tulungan. Ganun. So yung person mo, maaaring lumalabas nga na hindi siya interesado or pinapakita niya sa'yo na hindi siya interesado kasi bukod sa nagre-reassurance siya, bukod doon, gusto niya muna maging maayos ang sarili niya. So, ayun. And also, this person is thinking na more on positive lang. Positive vibes. You know, like maybe masaya rin siya. Kasi kahit papano nagkaroon siya ng idea sa kung ano nasa isip mo regarding your offer or kung ano yung gusto mo mangyari sa inyo. Maybe for some of you, mas naging mas open ka sa kanya. Maybe through communication, na kaya siya masaya ngayon. Okay? Na kaya siya masaya ngayon. And I can feel a lot of happiness dito sa person mo. So,
what will happen in the near future. For some of you, you could be a cross-watcher, ha? Nakakaramdam ako ng cross-watcher's energy here. And or, pwedeng ito yung person mo. Okay, pwedeng magkapalit-palit ang roles. What will happen in the near future for the both of you? Wow, wow. I like the future actually. Wow, wow. Okay, hindi ko in-expect ito. Hindi ko to in-expect. Alam mo yung person mo, no? And you, on the other hand, pareho kayo. Yung person mo and you, nakakita tayo dito ng we do have here the sun. This is all about positivity. This is all about happiness. Tapos we do have here six of pentacles. This is someone help. The energy of helping each other. Pagtutulungan yan. So sabi ko nga sa inyo, pwedeng magkaroon ng pagtutulungan sa inyo ng person ito in the near future. Okay? The Queen of Wands, bottom of the deck, medyo malabo lang kasi may mga times masyadong maliwanag yung ilaw. The Queen of Wands, bottom of the deck, nakakita tayo ng advice regarding someone, pwedeng itong person na ito ang nag-a-advise or someone na kailangan mong gawin itong advice nitong taong to. Could be a family or friend. This person has a lot of care for you. Hindi kanya a-advise ng something na ikakasama mo. Maybe you need to leave something behind. May kailangan kang alisin. And sinasabi sa iyo ito ng friend mo ito, alisan mo yan or wag mong gawin to or lumayo ka dyan. Yun yung advice na nakita natin because this person, nakikitaan niya na yung mga mali. Nakikita niya na yung mga mali. And I can see you following this person's instruction. Okay lang, no? Kahit nagiging masaya ka or mahalaga sa iyo ito, nakikita natin yung pagpaplano mo with the Two of Pentacles na with the Knight of Wands. Gusto mo man ito pero parang, okay, kung hindi nakakabuti sa akin, lalayoan ko. So, yung iba sa inyo, yung advice has something to do with paglayo. Pero kung hindi naman, pwede rin regarding travel, pero not for everyone. Pero may mga advice tayo naririnig dito sa person nito na possible na makatulong sa'yo. So, i-ano mo lang. Feel free to accept advice. Especially kung yung mga tao na yon ay may matinding concern sa'yo. Okay? Meron lang tayo dito ang nakikita na which is okay yung future mo with your person, may pagtutulungan, may happiness. Kaya lang may mga gumugulo pa rin sa utak mo eh. Nakikita natin dito with the Four of Cups. I don't know, maybe it has something to do with something na kailangan mong i-cut off or tapusin. So hindi ka 100% sure kung dapat mo ba tapusin or tanggalin ito. Okay, so pagdating sa inyo ng personal, may pagtutulungan, pero may something ka pang kailangan tanggalin or ayusin na maaaring yun ang makapagpagulo sa utak mo in the near future. So, yeah. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Terra, Madam PTV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines. Okay, para sa hindi pa aware, meron tayong personal reading. Ayan, ang aking friend po, ang nagpa-personal reading, Jean Clemente Palmes. Ito po yung kanyang GCash. Donation first po tayo, 200 pesos minimum donation. Isesend nyo lang sa GCash niya and then isend nyo sa Facebook niya. Bale, ito yung Facebook niya noon, kaya lang hindi ito searchable for now kasi 30 days suspended. Dito nyo siya i-message, Jean Palmes. Kaya lang po ito, marami po siyang kapangalan. So, okay lang na ang i-search, isa-search nyo sa Facebook or sa Messenger ay yung Jean Clemente Palmes. I mean, hindi sa Messenger, sa Facebook mismo. Yung Jean Clemente Palmes. Kasi syempre, nung na-suspend yung kanyang account, nag-post agad siya dito sa bagong Facebook regarding dito sa name niya na ito. So, masa-search mo pa rin siya and ito yung lalabas. So, sa post yon, no? Sa post na tabs. Anyway, kung gusto mo ng personal reading doon. At yung magpapa-personal reading, minimum of 200, pero willing to wait. Kasi marami po naka-line up, maraming gusto magpa-reading. So, kung magpapa-reading ka, magdo-donate ka ng 200, huwag mong obligahin yung ating friend na si Jean Clemente Palmes na i-reading mo na ako agad kasi nagbayad na ako. Hindi ganun yon. Hindi ganun yon. Pwedeng sabihin niya sa'yo, sige, gusto mo ng priority, meron nga lang tayong additional, ganun. Pwede niya sabihin yon. Well, ayun ang kanyang ano eh.
ang kanyang parang ipinapahayag ko lang sa inyo. Kasi yung iba talagang kailangan ng advice. Well, you have to add something. Okay? Para maging fair din doon sa ibang willing na maghintay. Okay? And yeah. So that's it for now. By the way, naka-sense ako kanina ng or nito lang ng parang may umiinom ng iced tea. See to, this could be your reading. Thank you for watching again. I love you all and bye-bye.